Hey guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon meron tayong i-repair na desktop power supply na ang problema ay walang power. Ito yung mga standard na power supply sa mga CPU or computer. Ano ba yung madalas na nasisira sa mga ganitong klaseng power supply? At paano ba natin mache-check kung buo ito kahit hindi nakasalpak sa ating mga CPU or computer? Shout out nga pala sa nag-request ng video ito kay Tol Sed Bonevente. Tara, i-check natin at panoorin. Ang tawag nga pala sa ganitong power supply, ito yung ATX 24 pin power supply. Kalasin na natin para ma-check natin at makita kung ano yung sira sa loob. Kadalasan, makikita natin na mayroong mga lumulobo na kapasitor sa ganitong klaseng power supply. Kakalasin natin yun at papalitan. Isaksak muna natin yung panghinang para mamaya ready to use na. Lagi nating tatandaan na sa pagre-repair, kasama yung paglilinis. Lilinisin na rin natin yung gamit. Aalisin natin yung mga alikabok at mga dumi. Ngayon, kakalasin na natin yung mga lumobo na kapasitor. Kapag ang isang kapasitor kasi lumobo na, madalas sira na yun. Meron ng leak sa ganong klaseng mga kapasitor. Kung mapapansin nyo, ganito yung klase na lumobong kapasitor. May bukol na sa pinakaibabaw ng kapasitor. Sa mga susunod nating i-upload na video,
ituturo ko kung paano gamitin ang multi-tester. Kahit yung mga basic knowledge lang. Para at least may idea rin kayo kung paano gamitin ang ganitong klaseng multi-tester. Lahat ng makikita nating lumobo na kapasitor, papalitan na natin yun. Bali, dalawang lumobong kapasitor ang papalitan ko. Isa sa primary at isa sa secondary. Yung malaking kapasitor, nakalagay yon sa primary. Tapos itong maliit, nakalagay sa secondary. Sa pagpapalit ng pyesa, dapat same value. Kung ano yung value na tinanggal mo, ganun dapat yung ipapalit mo. Ngayon, ikakabit na natin yung bagong mga kapasitor. After nating mapalitan ang kapasitor, ipipix muna natin para matesting natin kung meron ng voltage output at kung gagana na. Ngayon, ipapakita natin kung paano ito i-testing kahit hindi nakasalpak sa mga computer o sa CPU. Gagamit tayo ng wire na balat na sa magkabila ang dulo. Kahit anong klaseng metal wire pwede. Itong 24 pin na connector, hahanapin natin yung kulay na kulay green at gray. Doon natin itutusok itong gamit nating metal wire. Yung kulay green at gray, yun kasi ang pinaka power switch on ng ganitong klaseng mga power supply. After natin mailagay yung wire o pinaka jumper wire, ititest natin sa kuryente kung gagana. Ang indicator na gumagana na ang ganitong klaseng desktop power supply, kailangan umikot yung pinaka blower pan niya sa loob o pinaka pan niya. Ngayong gumagana na yung blower pan,
i-check naman natin yung voltage output ng mga connector. Kailangan may masuka tayong 12 volts at 5 volts. Ngayong na-check natin ang voltage output at nakitang gumagana na, isasara na natin para matesting natin sa CPU o computer. Ito ang tips and tricks ang kapirasong wire para matesting natin ang ganitong klaseng mga desktop power supply kahit hindi nakasalpak sa mismong CPU o computer. At dito po nagtatapos ang aking pag-repair sa desktop power supply. Sana ay may natutunan kayo. At kung bago kayo sa aking channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Maraming salamat po sa Diyos.